dyan lang din pumupunta. Oo. So, kunwari, ano, sa Amerika, lahat ng states ay pinapayagan na rin ang divorce. Although parang iba-iba rin ata ang kanilang batas patungkol sa divorce. Eh. So, dito po sa Pilipinas, matagal na pong usapin ito, matagal ng debate ito. Whether divorce should finally be reinstated. Ibabalik lang daw dahil ito daw ay karaniwan naman daw na napapatupad panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, panahon ng Hapon. Eh ngayon panahon ni Tatay Digong, will I be able to flag you for divorce? Hindi. Tanungin nga natin yung ating panauhin, paring Danny, ha? Oo. At siya po ay makakapiling po natin sa pamamagitan po ng Zoom Papaya. Siya po ang family law expert din po at siyang dean ng Lyceum of the Philippines, University College of Law, si attorney Maria Soledad Mawis. Attorney Sol, magandang umaga po si Tony and Danny. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning at maraming salamat po ulit sa pag-imbita po niya. Alam mo, parang mahigit, ilan parang mahigit isang dekada na rin siguro, no? Pinag-uusapan yung diborsyo. Ilang ulit na rin si Attorney Sol na nagiging guest natin dito sa programa. Oo. Yung kanyang legal opinion, siyempre highly sought after pagdating po sa mga matters ng ganyan na sa family law. So, now that the House Committee on Family Relations, no, and Population has passed this committee level. Meron bang, how do you say it, significant amendments or modifications na ginawa sa panukalang ito, if you would know, kumpara po dun sa mga nakaraang pang mga ihinahain na sa Kamara dati? Hindi ko pa ho, sir, nababasa po yung bagong hain. Pero ang maganda lang ho sa balita na ho yan, again, mabubuksan ho yung usapin tungkol sa diborsyo. Kasi madalas ko nga pong sabihin, hindi ho naman tama na sabihin wala hong diborsyo sa Pilipinas dahil ang mga kapatid ho natin Muslim, under the Muslim code, meron ho sila ng divorce. Po sa Sharia law. Kaya hindi naman ho, kaya ho naiisip ko minsan, dahil ba sa religion, kaya ho tayo naiiba ang batas na umatiral sa atin, hindi ho ba dapat pantay-pantay lahat. That's surprising. Sorry, parang Danny, maisingit ko lang bago ka magtanong. But that's surprising na Attorney Sol, hindi rin naman ako historian, pero kung ang nababanggit po ni Congressman Edsel Lagman, no, kung hindi ako nagkakamali, isa rin ho siya sa may akda nitong panukalang ito, at kanya pong idinidiin po na ito naman ay reinstatement lang divorce sa Pilipinas, yes, dahil ito naman ay ipinairal din naman daw ng mga Kastila nung panahon na nandito sila sa Pilipinas. But the Kastilas, yung mga Kastila, ay mga subjects din ng Catholic Church. So paano nangyari yun na sila ay may divorce noon, tayo ay wala ngayon kahit na tayo ay Katoliko pa rin ngayon? Totoo po yan. Hindi ho din tama na sabihin, minsan din nagkaroon ng divorce dito. Pero sa divorce law, even mga yung panahon ho ng Kastila, panahon ho ng Hapon, meron pong divorce, no? Meron po yun. So talagang tama ho si Congressman Edsel po dyan. Pero hindi ho tutol ang simbahang Katolika noon, nung panahon ng Kastila. I'm sorry, ha? I'm not implying na buhay na kayo noon, Attorney Sol, ha? Sinasabi ko lang na baka based on the historical antecedents, pumapayag ba ang simbahang Katolika noon, nung panahon ng Spanish rule dito sa Pilipinas na may diborsyo? Palagay ko, or mas may political will siguro po noon. So, yun naman, at the end of the day, we talk about political will because ang magpapagawa, ang magsasabatas po niyan ay hindi naman po simbahan, kundi ang mga nahalal natin mga progresista. So we talk about political will. So siguro noon po, may political will na kung hindi man ho sang-ayon ng simbahan, ipinatupad pa rin po. Ayun, parang Danny. Pero sa inyo hong pagsusuri, no, ng Philippine society, kasi ho nag-evolve na, marami ho talaga kaso ng mga battered women. So for now, do you think this is the right time na talaga? Do you feel na we have to embrace a divorce law? Although meron naman tayong legal separation, di ba, Attorney? Yes, sir. But ako ho, unang-una ho, Katoliko ho, ako no, naniniwala talaga ako sa Diyos. Pero sa batay ho sa mga nakikita kong pangyayari, panahon na ho talaga dapat kung pag-usapan ho yan
dahil mo mas mahirap, mas may kasalanan mo ata kung hinahayaan natin yung pabugbog na lang kunwari ng isang babae o kung ang mag-asawang magkahiwalay na eh, may kanya-kanya silang sariling partners, siguro mas malaking kasalanan yun, di ba po? Kaya I think divorce law is a way out, no? Para naman ho nila hindi na sila magkaroon ng mas malalang kasalanan or just to be simply free from abuse, okay, or a loveless marriage. Pero ang kailangan lang ho nating bantayan lang po siguro, eh hindi lang ho yung grounds na flimsy o yung parang wala grounds, no? Dapat dahil marriage pa rin is an inviolable social institution which the state must protect, dapat bigyan ho natin ho ng pansin yung rason bakit pwedeng magkaroon ng divorce. Kasi meron isang bill ho noon na sabi ko, paano kaya ito papasay? Ang ground eh, parang in a state of extreme unhappiness. Parang mga petis ko abon lang eh, naghihiwalay na, gano'n. Sana, yun ho, ang tignan ho natin, ano yung mga karapat dapat na grounds, grounds para ho pagbigyan ho ng divorce, opo. Pero Attorney Sol, Attorney Sol, pero palagay niyo ho ba sa ngayon ho, sa panahon natin ngayon, ito ho kaya ay papasa sa plenaryo? Siyempre, dadaan na ho ito sa plenary. Is this the time, do you think, that it will really, you know, gain I hope so, action? Sir. I hope so that it will pass. You know, but because as I said, people should be given a chance to find a second love and not be imprisoned in a relationship that you well. Oh, kailangan na lahat may panahon lumigaya, pare. Oo. Ang sabi nga kaya nga daw ito puspusang itinutulak daw ng ilang mambabatas dahil sila rin daw ay naghahanap ng pagkakataon ng second love. O baka nga hindi pa daw second, parang Danny, baka ito ay third, fourth, third love. Love ba nga? Nako naman. Attorney Sol, matanong ko lang ano. Meron ako kasing nabasa and I hope you can clarify this also para sa amin ni parang Danny. Ito daw panukala na pagbabalik ng divorce sa atin ay magiging Pinoy-style divorce. Meron pong term na gano'n eh, Pinoy-style divorce. Narinig nyo na ho ba yung term na yon? At anong ibig sabihin nun? Ay naku sir, hindi ko po alam yung Pinoy-style divorce. Baka millennial yan pare. O baka siguro ho na, baka lang ho, hindi ko alam kung Pinoy-style divorce, baka hindi pwede silang dalawa ang mag-file. Kasi sa mga ibang korte ho, sa ibang bansa ho, pwede yung tinatawag po na yung no contest divorce eh. Minsan dalawa ho silang nagpa-file. Baka dito sa Pilipinas, baka ang lumabas ho na batas, kung sakaling maipasa, hindi pwede yung dalawa silang magpa-file. Or the grounds itself might be different from other jurisdictions. Parang nabasa ko ata kasi, Attorney Sol, parang Danny, yung Pinoy-style divorce, maaari daw na kunwari yung esposa ano na nag-petition para do sa divorce ay hindi daw kailangan na personally na humarap no kunwari do sa korte habang dinidinig yung divorce kasi parang pwede na rin daw na kinatawan na lang niya yung kanyang abogado na lang ang humarap. But I don't know kung ganun nga talaga ang laman nitong bagong panukalang ito. Sana po o hindi naman po ganoon because kailangan po nating patunayan sa korte yung existence po ng grounds. Hindi naman maaari yung puro talumpati na lang po ng abogado tapos para humagrant po yung decree of divorce. I think it should always be based on evidence submitted before the court. Dapat the main player should be present. Pero alam niyo, attorney, ang tingin ko kaya nagiging ano no balakid no ang mapasa itong divorce bill kasi ang pinakamalaking parang biktima dito yung mga bata eh, di ba? Somehow di ba sila yung magiging obstacle dito ng maraming mga kumukontra sa divorce, sila yung maapektuhan. Pero sa present society natin, para bang ang mga bata pa ngayon tanggap na rin nila kung hindi nagkakasundo ang mga magulang nila na talaga mas pabor na rin sila na maghiwalay na lang para for the betterment of the relationship? Sir, komento na lang ho doon sa unang union sinabi na baka iniisip ko nila na maapektuhan ho ang bata. Mas naapektuhan ho ang bata pag nakikita ho nilang inuumbag ng tatay yung nanay. We are breeding people who will grow up very violent. And pag ho ang mga bata ho ay nakikitang hindi maganda ang pagsasama, yan ho ang kakalakihan ho nila.
Ngayon ho, sa panahon ho ngayon, ang korte naman ho natin at ang batas naman ho natin, ina-address naman ho yung always the best interest of the children. Yes, they are collateral, kumbaga collateral damage yung mga bata ho. Pero meron ho tayong mga batas na kung, na kung tama ho ang pag-apply, eh maproprotektahan ho yung bata. Kaya lang minsan, ang sariling mga magulang ho nila, ang siya na mismong nagpapahirap ho sa mga bata, tulad ng hindi kunwari yung ayaw payagan ng isa sa mga esposo na pabisitahin o makapiling yung mga bata kasi galit siya doon sa kanyang dating asawa. Siguro yun mo din ang tuunan ho natin ng pasin para maibsan kahit papano ang epekto ng paghihiwalay o pag-aaway ng mga asawa doon ho sa mga bata. Mm-hmm. Okay. Oo. Pare Tony. Ayun. Oh, sige. So, sa usaping ito, siyempre, hindi pa rin natin maisasantabi na yung mga sektor na, siyempre, yung tutol ano, na magkaroon ng diborsyo. I mean, the Catholic Church, kahit na po sa ilalim po ng pamumuno ni Pope Francis, ay hindi pa rin talaga tuluyang lumalambot sa isyung ito. No? Divorce is still something that the Catholic Church cannot siguro parang approve of. But when it comes to establishing a law on divorce, how much of a factor would the Catholic Church play still, no? Sa isyung ito? Will that still be something that needs to be reconciled with, yung position ng Catholic Church? Yes, I think so. I think the Catholic Church and the followers of the Catholic Church will make a strong position against a divorce law. So it's just a question of trying to find out ano ho bang middle ground dito, kung papayag ho yung isang ano. I think ang presence ho, sa the fact na hanggang ho ngayon, ang tagal-tagal na ho, no? Hanggang ngayon, refile tayo ng refile ng refile. Yeah. Ibig sabihin mo talaga, malaki ho ang opposition. Pero ang feeling ko kasi dahil we still observe the principle of separation of church and state na hindi magkakaroon ng papel ang Simbahang Katolika sa anumang debate patungkol dito sa reinstatement ng divorce. Kumbaga, the congressman may not feel the need to get the Catholic Church's opinion or perspective on this issue. Well, sir, they cannot debate, but they can advance their interests through their supporters. Siguro, kumbaga, yun ho ang kanilang, kumbaga, magiging secret weapon na hindi secret. Yung mga supporters nila sa Kongreso. Okay. Ayun. So, kailangan, bulong-bulongan na nila yung mga congressmen or congresswomen na, wag nyo naman pong hayaan na, mamayagpag yung mga nagsusulong nating divorce law dito sa ating bansa. Paano kung sinabi ni Congressman, kayo naman father, binubulungan mo pa ako. Alam naman natin na yung mga anak mo nag-aalat. Ay, biglang may mga intriga. Ano ba naman yan, Baring Danny? All right. Attorney Sol Mawis, thank you very much, ma'am. Thank you very much and take care, everybody. Thank Salamat po, attorney. Thank you. Ingat po. Paring Danny, isa sa mga may akda nitong divorce bill ay ating po makakasama sa Zoom, Papaya. Paki-introduce mo ay ating pong next guest. Siyempre, veterano na itong congressman, no? From, alam mo na, taga Bicol to eh. Walang iba, via Zoom, si congressman ng 1st District. Albay, walang iba kundi si Ed Salagman. Good morning, sir. Si Danny Buenafeo at si Tony Velasquez. Good morning. Good morning, Tony and Danny. Salamat thank you, opportunity ito mag-discuss natin yung freshly, unanimously voted. Alam mo, Kong, let me just go back to previous efforts or attempts ng Kongreso para po maipasa itong divorce bill. Siyempre ho, no, laging sinasabi na marriage is sacrosanct. Hindi po dapat ito wasakin o buwagin. It is solemn yes. Diba? Pagsasama, union. Yes, pero ang sinasabi po sa mga previous versions itong proposed divorce law, ay kailangan talagang mapatunayan that there are irreconcilable differences. Na meron na talagang
mga pag pagkaka ano tawag dito, pagkakaiba ng mag-asawa na hindi na talaga maaaring ma-resolve. But in your view, Congressman, no, how can you say that these are irreconcilable? Because the Catholic Church will always say that will give you an excuse not to work out your differences because you can always attach the definition na irreconcilable to their problem. So, Congressman, you have the floor. Well, unang-una, itong absolute divorce na bill o magiging batas ay hindi para sa lahat ng married couples. Mm-hmm. Dito sa Pilipinas, the overwhelming majority of married men and women ay talagang masaya ang pagsasama. Mm-hmm. Itong divorce bill na ito ay para doon sa mga mag-asawa na talagang hindi na ma-reconcile ang sa kanilang mga irremediable differences. Okay. Kapares ng yung mga grounds for legal separation under the Family Code, yung grounds for annulment of marriage, and yung grounds for nullification of marriage in view of psychological incapacity, na ito ay nasa ating batas na. Ngunit ito ay hindi nagbibigay ng sapat na laya doon sa mga aggrieved spouses. Kapares ng legal separation, ito ay separation from bed and board, sinasabi nila. Yung marriage, bed and board. Yung marriage ties ay hindi na didissolve. Kaya ang nangyayari, tuloy pa rin ang mga various liaison ng mga dating mag-asawa na legally separated. At ito ay halos binibigyan natin ng condemnation ang incidents of adultery and concubinage. Sapagkat hindi sila binigyan ng laya na mag-asawa ulit. Ito ay ating sinosolve dito sa divorce law sapagkat ang grounds for legal separation ay magiging grounds for absolute divorce. At ang isang epekto ng absolute divorce is the nullification or voiding of the marriage and the capacitating ng mga mag-asawa na dating mag-asawa to remarry. Instead, sabi nga ni a second chance for marital bliss. Yun naman na sa annulment of marriage sa ngayon, ang mga grounds ay halos lahat during before or during the solemnization of the marriage. Mm-hmm. Pero ang karamihan ng mga causes for absolute divorce ay occurring after the solemnization of the marriage. Kahit ang ginawa natin, inadapt natin itong mga grounds for annulment, pero nag-amend tayo na ito ay pwedeng before, during, or after the solemnization of the marriage. Sapagkat ang karamihan ng causes ay after the solemnization of the marriage. Inadaptin natin yung declaration of nullity because of psychological incapacity na ito ay matagal nang nasa batas natin. At ito ay galing pa sa canonical or Catholic hierarchy na sila ay merong canonical tribunal na nag-dissolve ng mga marriages because of psychological incapacity. Ang sabi nga ng Korte Suprema doon sa kaso ng Te versus Te, the dissolution of a marriage is fitting funeral for a long dead marriage. Aray ko, parang ano yan, parang nagluluksa ka na ng matagal, gano'n, no? Ay pinaparapres ko lang ang sabi ng Korte Suprema doon sa kaso ng Te versus Te. Actual kaso yan. Parang yun ang epitaph, na nakaukit dun sa ano, dun sa puntod nung marriage. Nicho ba 'yon? Oo, di ba? Maliban doon sa mga causes na 'yon under existing law na ginawa natin na grounds for absolute divorce ay marami pang iba.
For example, yung separation in fact for 5 years. 5 years? Ay hindi na makasundo. Ayun ay binibigyan ng kosa for absolute divorce. Yung isa naman, yung when one of the spouses undergoes gender reassignment surgery or transitions to one from one sex to another. Nagsimula sila female at male. Pagkatapos ng ng reassignment surgery ay pareho na sila male o pareho na female. Kaya ito ay ground for divorce. At ang isa pa ay yung irreconcilable differences as defined in the bill, yung domestic and marital abuse as defined in the bill, at yung tinatawag natin na foreign divorce secured by either the Filipino or alien spouse. Divorce siya doon sa palabas. So, kailangan, iyan na rin ang ground for divorce sa Pilipinas. Kasi we are just confirming a fact that they have been divorced already. At yung pang-anim na ground is yung marriage nullified by religious tribunal. Ito matagal nang ginagamit ng Catholic hierarchy based on psychological incapacity. At ito natin, at ito naman ay ginagawa rin ng ibang religious sect. We are admitting that as a ground for absolute divorce. Sabagat yun, yung canonically dissolved marriages ay hindi tinatanggap ng Estado kapagkat wala tayong divorce. Pero pag ito na sa batas na yung mga canonical marriages na yun, dissolved marriages, ay pwede lang cause for absolute divorce. Oo. Kaya nga na point out din ni Attorney Sol Mawis, di ba, Kong, na under Sharia law, no, yung ating mga kapatid na Muslim actually have divorce. Ah, na recognize din ang kanilang religion. Maano ko lang po, Kong, if you won't mind, yung pong nabanggit nyo na a foreign divorce will be recognized dito sa Pilipinas under this proposed law, no, na ating divorce. So ibig sabihin po, no, kunwari, yung mag-asawa gusto na maghiwalay, lilipad sila sa ibang bansa na mayroong divorce, doon sila mag-a-apply, at kapag na-approve po yun doon, balik dito sila sa Pilipinas, pakikita nila, oh, hiwalay na kami, ha, divorce na kami, so dapat bigyan nyo na rin kami ng divorce dito. Tama po ba? Kung sa ngayon, hindi tama yan, sapagkat nga, hindi natin recognize ang foreign divorce. Opo. Ina-outlaw natin ang divorce sa ngayon. Pero pag itong absolute divorce bill ay maging batas na, eh, pwede mangyari yan. Oh, wow. So, pero yung may mga bakit pera pa, lang siguro. Pero bakit ka pa pupunta abroad to get a divorce na pwede makuha dito sa Pilipinas on valid grounds? Eh baka gusto nilang mag-honeymoon muna sa ibang bansa tapos saka sila mag-honeymoon. Biro lang. Parang Danny. So ibig sabihin, yung dati kung hindi pa nga ito na-approve, pupunta ka pa doon sa ibang bansa kasi doon yung aprobado yung divorce law, doon kayo maghihiwalay. Pero hindi nyo rin ma-apply dito dahil nga dito hindi pwede. Da? So ngayon, dati, kung ma-approve to, ibig sabihin, you don't have to go to kung saan yung spouse mo, taga saan, na-approve yung divorce. Eh, pwede mo nyo nang gawin kahit dito pala sa Pilipinas, di ba? Pwede na. Pag iyan ay pumapasok sa grounds which are valid causes for an absolute divorce decree. Pero kung ano karami, how was the voting, no? Doon sa Committee on Population and Family Religion. Sabi nyo, unanimous. So how many ang ano? So ibig sabihin, very convincing yung result ng voting. So I would like to surmise na baka pagdating sa plenaryo, are you confident na talagang papasa rin ho ito? Maging batas na? Tama ka, Danny. Sapagkat nga, unanimous dun sa bipartisan composition ng Committee on Population and Family Relations. Kapalagay ko, ganun din ang mangyayari sa plenaryo. Lalo-lalo na ang Speaker of the House, Speaker Alan, Lord Alan Velasco, ay sang-ayon very supportive sa batas na itong absolute divorce decree. Ang katunayan nga, he submitted perfecting amendments doon sa panukala at ito naman ay tinanggap ng committee. Ayun. Ito, paring Danny, usapang showbiz tayo kay Congressman Edsel. Ha? Alam ko, ibubulong ka lang kay Kong Edsel itong tanong ko. Kong, kapag sakali bang naipasa na itong batas na to, ilan sa mga kasamahan mo sa Kongreso ang magpa-file for divorce?
Marami. Tony, hindi ko alam. Hindi ko alam. palagay ko, mayroong ano yun, loaded yung ano na yan. Ha? Pero, ay, nako, parang Danny. Pero, let me say this. Yeah, yeah. Itong panukalang ito ay pinupus namin hindi sapagkat meron kaming personal reasons. Okay. Mm-hmm. Yes, sir. Ito ay para sa taong bayan, lalo-lalo sa mga naaaping mga asawang babae na sila ay matagal nang nagtitiis sa isang sitwasyon na talagang dysfunctional na yung union at wala nang mamahal. Sila ay brutalized economically, physically, psychologically, talagang kailangan nang bigyan sila ng laya. They should be given back their humanity and freedom. Kong, last question for me, at saka siguro si Danny. Sige, yan, because naubusan tayo oras. But, you know, we've been debating this bill maybe for over a decade now, no? Kong, no? Hindi ako nagkakamali. Maybe more than a decade. And 16 years. 16 years, right. Oh, so, in fact, in those 16 years, the biggest opposition, syempre, to any divorce law would be the Catholic Church. And if you would factor in ano yung Catholic Church into the equation, and maybe the prevailing sentiment now, no, of our countrymen, no, Pilipino, would you say that ito lang po ang magiging obstacle to passing a divorce law, the Catholic Church and maybe the prevailing sentiment of Filipinos now? To be frank with you, and para hindi ko naman ma-preempt yung position ng Catholic hierarchy, mas madaling ipasa yung divorce law doon sa ating pinasa na reproductive health law. Sapagkat dito sa divorce law, lahat ng Catholic countries in the world ay meron ng absolute divorce. Tayo na lang ang wala. Pangalawa, yung Catholic Church mismo ay meron sariling divorce proceedings, yung canonical dissolution of marriage. So they cannot be more popish than the Pope. Okay, at pangatlo, ang Santo Papa mismo ay liberal ang pagtingin dito sa family relationships na ito. Ayun. Oo. Ayan, narinig mo yung pokpok na yun. With that, I think becomes final. Yun na, pinukpok na ng husgado. Husgado na. Court is adjourned. Oo, sinabi. All right. Kong Edsel, thank you very much. Salamat po sa oras. Thank you so much. Thank you so much, Tony and Danny. We're looking forward sa plenary debates po on this proposed divorce law. Thank you very much, Kong. All right, so...